Zombie Apocalypse. Daming instructional model na pwede niyong pagbasihan o pwede niyong paggamitan sa paggawa ng mga module, paggawa ng instructional materials, because that will be your baseline. Paano ka nag-come up ng ganitong module sa electronics or sa EPAS if wala siyang instructional model na in-adapt? Okay, yan ang pinag-aaralan sa Principles of Audiovisual Aids and Devices. Okay? Ito naman, sa production, based on the theories presented, yung mga principles, yung mga models, yung mga designs, gagawin mo na siya mismo. This is more on the output sa course ninyo. Okay? So, one of the interesting topics sa IE212 is about patent. Okay, utility model and industrial design. By the way, before we proceed with this, do you have an idea or a background kung ano ba ang terminologies sa topic natin? Cass? May idea ba kayo about patent? About industrial design? About utility model? Sir. Yes, sir. Robin. I attended the seminar last Tuesday about the intellectual property. Yes, good. Yeah, and then they discuss about the patent, utility model, and instructional design. How are we going to apply for a specific, like, if we're going to have the license to produce it and to make available in public. Okay. Thank you, Sir Robin. Who else? I think Candelaria has an idea about this. Kasi I know your father, Sir Candelaria. Are you around, Sir Candelaria? Dave? David? David Jan? Paging David Jan Candelaria? Hello? Okay. I think hindi ata na narinig ni Sir David. Okay. How about you, Miss Grace? Ano po, sir? Do you have any idea about patents, utility model? Ano ba yung pag sinabi nating patent sa utility model in industrial design? Ano ba pumapasok sa isipan natin? Wait lang, sir. Iniisip ko pa. Okay. Well lang. Idea lang. Ideally. Ano bang kwan mo? Pumapasok sa isip mo agad. Pag-pattern, sir. Pattern. Yes. Okay. Sige. I'll go back to you, Miss Grace. Yes. Yes, sir. Bulawan. Sir, papasok agad sa isip ko is about inventions and parang exclusive rights on that inventions, po, sir. Okay, good. Talks according to Mr. Bulawan, tama din yung sinabi ni... By the way, tama din yung sinabi, before you kay Sir Bulawan, tama talaga yung sinabi ni Sir Robin. Tama, sir? Kailan ka nag-attend, sir, nung seminar? Last Tuesday po. Okay, so according to Sir Robin, it talks about your rights, your license, di ba? Yung idea mo turn into something, turn to a useful object or a device that will be later on be applied for public use or public for a certain purpose. Okay? And then tama din yung sinabi ni Sir na Bulawan that patent, according to him, and other yung ibang terms na sinabi ko kanina, talks about inventions, okay? Na may rights ka, na ikaw ang gumawa, na that you'll be protected. Okay. Now, how about you, Miss Grace? May idea ka na din po?
Miss Grace? Oo, sir. Sige po. Sabi daw, sir, ano? Wait lang, sir. Wait lang. Sige po. A pattern daw, sir, sa ano, regularity in the world, in human-made design, or in in our abstract ideas, as such, the elements of a pattern repeat in a predictable manner. Parang any of the senses may direct the observed patterns. Based on your answer, okay, na ang na-capture ko doon is yung abstract ideas and then yung design apo, na pwedeng gamitin in the future. Okay. To simplify, halimbawa, di ba yung ating utak, if we think of something na gusto natin gawin, diba, we generate ideas. Out of that idea, pwede mo siyang turn into something like an object, like let's say for example, a technology. And then before, yung mga technology, for example, yung sa telephone, di ba? Sabi daw, the inventor is Alexander Graham Bell, right? Based on the science when way back when we were elementary, and sabi daw it was Thomas Alva Edison who invented the lamp or the that's why meron tayong mga bombilya nang niya hindi ko nakita ng yun bako nang bombilya we have now the LED type but sa totoo lang there are other person behind. Okay. Pero that time, hindi pa naman uso ang patent. Diba? It was somewhere in 1960s ata. I forgot. Pasensya, ma'am. Nakalimutan ko yung napag-aralan ko dati. Na nagkakaroon ng patent application. Meaning to say, yung idea mo, para maprotektahan ka, i-apply mo sa patent. Halimbawa, nag-invento ka ng na drink na that contains good bacteria, let's say Yakult. Pero mayroon ding lumabas na ganyang technology and you complain. And the court will ask, is your idea already been patented, subject for patent? It's already been patented pa. Kasi kung hindi naman, it would be useless. Diba? Halimbawa, sa song, sa music, 'di ba? May mga songs na popular ngayon meron ng kaparehas yung in terms of the arrangement of the instruments, the music, the sounds, may kaparehas talaga, almost same yung tunog niya. And that person na kumuha ng kanta na yon, even for example, sa rap music, yung beats is kinuha niya sa isang it could be a songwriter or the beat maker, pero hindi siya nag-acknowledge. Tapos yung music niya na-upload sa internet, sa YouTube. Diba? Yung tao na yun, pwede maghabol. Kasi yung unang-una, hindi mo naman yung pag-aari. May tinatawag tayong copyright. Diba? It's a copyright issue. Na do yung lyrics mo, original, pero yung beat ng music is kinuha mo sa isang beat maker na wala kang paalam, then you'll be subject for a liability or a case. Diba? So that's why it's very important at this point in time to have your ideas or technology, or it could be technology, to be protected. Okay? To simplify again, halimbawa, nasa search stage ka na, gumawa ka ng manuscript, diba? Tapos ka ng chapter 1, 2, and 3, and nasa final defense ka na,
pinreset mo yung output mo. Kasi may mga software kasi ngayon in digital format na pwedeng malaman kung yung mga sinulat mo is on your own or may kinapi kang mga articles without proper citations. Okay. I think there is one case in UP. I remember way back 2016. A group of students submitted their paper and they had their final defense. Only to find out that their paper pala kinapin lang nila sa isang previous studies. And it's what, yan yung sinasabi natin plagiarism. I think you're also aware of it. So nangyari doon, yung estudyante hindi nakagraduate. Okay. Another case naman, same thing, same school, UP din. That student won an international award. It's about a picture. Diba? Yung picture na yun, kasi parang it's a photo contest na international na ang premyo is a million ata. It's somewhere in Brazil ata yung host. And then yung taga-UP, kinuha lang pala niya sa isang website. I forgot the name kung anong pangalan ng website. Is it Ribbit or... I forgot the website. Kinuha lang niya sa isang internet. Pinalaki, pinaprint niya, tapos sinubit niya doon sa contest na yun. Only to find out na yung picture pala, hindi pala original. Hindi pala kuha niya. So, nakasuhan pa. Eh, napahiya pa yung pantog na naging sikat kasi yun dati na yung estudyante talagang yung photo hindi naman talaga sa kanya. And in-admit niya na kinuha lang niya sa isang photo site, website. It's a picture of a bird. I forgot the details of the picture. Pero yun ang kaso. Na yung award niya sana. Kasi kwan yun eh. International award with certain prize. And then binawi yung pagkapanalo niya. So, my point here, class, is dapat yung idea ninyo should be protected. It's one way, kasi time will come, gagawa kayo ng research nyo, gagawa kayo ng output ninyo, and it will be subject for, it could be. After kasi, halimbawa, yesterday, I attended the Masteral Defense, and actually I am the advisor. The study is all about development of educational videos for EPAS. The panel committee suggested that after the defense, after my advisee already completed the papers and then undergo the final defense, he will submit his the videos in CDs and apply for copyright. Okay, so that yung estudyante ko will be protected because in the long run, maybe there will be interested buyers or ano pa, investors that would like to buy. Kaya school na pwedeng gamitin yung video niya sa for educational purposes. Lalong-lalo na eh, kung relevant ito sa electronics. So, our topic has something to do with patent, utility model. Nakikita po ba? Yes po, sir. Yes, sir. Yes, po, sir. So, next slide. So, ito. Tignan niyo yung mga picture. Diba? Ito yung isang picture na to. Diba? It's a Lego. Diba? I think you're aware what a Lego is. It's parang laruan na nag-assemble by blocks na sinubmit niya yung design nito and it was patented. Ang alam ko, na sikat na bansa na hindi kabilang sa ganitong international patent something, di ba, is yung China. Di ba yung China, ang daming mga bags, mga laruan, mga appliances, di ba, na parang kinakopy lang nila. Diba? Halimbawa, sikat sa electronics kasi. Are you familiar with Panasonic? Di ba? Alam niyo yung tsura ng Panasonic, right? Yeah, a rip-off. Thank you, Sir Candelaria. Okay.
ang daming ba example, di ba, yung Panasonic. It's an electronics company na gumagawa ng mga appliances like TV, mga ganyan. I forget the bansa yun eh. Kung may Panasonic, meron ding Pensonic. Diba? So I saw that sa mga radyo saka sa mga TV din. So parang kinokopy lang na yung pangalan. Diba? Yan ba? Adidas. Di ba yung logo ng Adidas? Parang slant na tatlo. Before parang flower siya, di ba? Yung original logo niya. Now, yung China, instead na tatlong incline na line, apat. Kasi sa kanila, hindi sila kabilang doon sa nag-agree na parang ang tawag natin doon na para maprotektahan yung patents, yung rights mo. Kasi yung China, they keep on, di ba? Yung mga dinoduplicate nila or kinoclone nila yung mga technology. Diba? Even nga yung cabbage nga eh. Example, I saw a video, may nilagay lang na chemical, tapos yung may nilagyan ng coloring, nilagay lang sa isang palanggana ng tubig, meron na yung powder na nilagay naging parang shape ng cabbage. So ang daming mga, di ba, even nga yung bigas, I saw also, nilagay lang sa tubig, parang mga plastic lang na pellets, tapos nagiging shape lang ng bigas talaga. So, yun yung mga na-observe ko. Okay. Ito naman, this is a robotic arm. Okay. Itong robotic arm, I forgot the name of the company. It's I forgot the name. Ito yung robotic arm. This is an industrial robotic arm na patent grant ito. Okay, ito yung cellphone. It's Nokia. If you will see, based from the drawings, if you will apply for patent, you should present it with illustrations or it could be technical drawings na discuss na yung mga details about your technology that you will be submitting. When I say patent, tama yung sinabi kanya nila Bulawan and Mr. Robbie, that it's a license. That's just like how to earn a license. It's a title or grant that gives its owner the legal rights to exclude others from making, using, or selling invention. So pag meron kang technology na nakapatent na, hindi siya pwedeng i-manufacture, i-publish, or i-commercialize unless nabigyan mo siya ng permission. Because ikaw ang sole owner niyan eh. Sa imo yan eh. And may pick-upod kitang royalty. Na bago yan i-market or commercialize, you will earn a certain percentage na yung rights sa imo. That's how business works. Okay. It's the exclusive right to exploit the invention for 20 years. Yeah, it's a filing date to make use, sell, or import the invention. Ang terms niya, to be protected, in other words, when you say patent, it's a protection. Okay. Yung idea mo is masisecure. Yung idea mo, bago gamitin ng iba, they will seek permission from you because they are not the owners of it. Okay. Before it will be manufactured, and kagandahan ng patent, you can earn lots of money if your project will be commercialized or patent or will be manufactured or will be used for commercial. Okay. Provided that the annual fee is paid and the patent is not canceled. Actually, yung study ko ngayon, approved siya for patent, but there are certain considerations that I need to follow. Kasi pag mag-apply ka po ng patent, bibigyan ka niya ng form. May mga series of forms ka na dapat mong isulat, i-compile. For example,
a detailed description or drawings. Diba, gumawa ka ng technology, ipapakita mo siya sa may means of drawing. And then may mga hinihingi, you have to describe in details what are the features, what are the components of your product or technology. The keyword for patent class is novelty. Pag sinabi natin novelty, it should be original. It should be new to them. And it does not form part of prior art. Kumbaga, when you create, parang ang term is invention and innovation. When you say invention, you create something. You create something new. Ito'y bago. Wala pa nito sa market. Wala pang gumagawa nito. Ikaw lang muna. To be protected, yung idea mo, technology mo, we should apply it for patent. While innovation naman, class, though, marami nag-i-exist. Halimbawa, your technology is about, let's say, cell phone. We know that cell phone is already existing. But in your case, your cell phone na gagawin mong technology is different from them in terms of the design, in terms of the application. Maybe you have other features. Let's say your cell phone has a built-in solar system na wherein you don't need to charge sa isang source or hindi ka gagamit ng ibang it could be your studies about solar powered cell phone. That doon papasok ang inventive step. I'm sorry. Okay, so prior art means everything made available to the public anywhere in the world prior to the filing date or priority date of an application. That's why, since I'm also a research professor in undergrad, and yung research kasi namin is more of coming up with electronics technology. Before I approve, or before the panel approve the paper or the concept of our students, they need to submit it to our DMD, to the IP, Intellectual Property Management Division. Dapat yung study nila walang kaparehas. It should be novel. If there are instances na may kaparehas silang technology, they should improve. It's either they add details, they combine the process, or they will add more features, or magbabago sa design, mas pinaliit na, kunwari, mas portable na, unlike sa existing technology. Yun ang pinapagawa namin sa estudyante. We ask them to have a prior art. How? So, for the meantime, ang pinapagamit ko sa kanila is yung Google Patent. Sa Google Patent, di ba, I think I already posted several materials na may kinalaman sa intellectual property, sa patent, sa design, na bago ka mag-introduce ng technology, dapat nag-conduct ka ng prior art. Halimbawa, yung robotic arm ko, alam natin marami ng robotic arm existing sa market and technology. Pero, upon viewing, yung technology ko, mayroon siyang different, it's still novel in some ways na inaprubahan ng IPOPIL. Kasi nag-add ako ng details, sinimplify ko yung pictures niya, and may mga bago siyang pictures na wala sa existing technology. So yun ang sinasabi natin, dapat bago kayo mag-conduct ng research, kapag may kinalaman sa technology, you should undergo prior art search. Okay? Ito naman sinasabi kong inventive step. Pag sinabi natin inventive step, invention nga siya. If having regard to prior art, it is not obvious to the person, to a person skilled in the art at the time of the filing or priority date of an application. Meaning to say, yung technology mo, even may existing na sa market, pwede mo siya apply for utility model or industrial design. Kasi
let's say, cell, for example nga, solar-powered cellphone yung ginawa mong technology. Nagkakaiba siya in terms of the features, in terms of the design. Iba yung design mo out of existing technology na meron din or available na sa market or industry. Next, industrial applicability. It refers to an invention that can be produced and used in any industry and shall be industry applicable. Because in the long run, yung idea mo sa sinasabi ko, magagamit siya for commercial use or for industrial purpose. Ako, my target after my project is patented, pupunta ako or I'll be asking for investors na gumagawa ng instructional media or technology such as high tech na pwede ko siyang ipa-manufacture. It could be also commercialized na pwedeng gamitin sa high school na nagtuturo ng robotics or may robotics courses or sa curriculum nila or pwede din sa tertiary or sa college. Pwede nilang gamitin sa electronics technology, electrical technology, ECE, electrical engineering or mechanical engineering and technology. Okay? Actually, recently, yung College of Education, meron na silang course na robotics. Meron silang subject na robotics. So, later on, I'll be applying this sa education na nag-o-offer ng curriculum na robotics. Kasi sa College of Education sa BU, meron na po sila, even sa Tabaco and Pulangi, na nag-o-offer ng subject na robotics. Because of the demand, because of the trend now that everything is industrialized and automated. And now we are in the era of, I think Sir Calleja already presented with you or discussed with you, yung era of Industry 4.0. Tama ba ako, Sir Ma'am? Natakal na ba ito sa inyo, Sir Calleja? Hello? Hello? Are you still there? Can you follow? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Natakal na po ba ni Sir Calleja yung Industry 4.0? Natakal na po ba ni Sir Calleja po yung Industry 4.0? As far as I remember, sir, not particularly on the whole of the Industrial 4.0. Pero yung mga ibang topical presentations po, sir, parang may nababanggit na for the Industry 4.0. Okay, sige. Thank you, sir. Sige. So, okay. Ano ba yung mga patentable technologies? Ito yung human necessities, di ba? That's why baga, may kasabihan tayo na necessity is the mother of invention. Gadgets, clips, technology, such as technology, scissors, pencil, hindi naman to mag-exist kung walang pangailangan. Diba? That's why necessity is the mother of invention. We cannot come up with technology kung walang needs. Kaya kayo, ang baseline ninyo, kung gagawa po tayo ng research, is that there should be a problem. Ha? Not your personal problem. Ha? It should be a problem na na-observe ninyo sa ating society or within our community that this to be addressed. Halimbawa, one of my students are conducting research about a courier that will be used in hospital that is remote controlled that will carry or transport medicines, medical supplies that is lightweight to the hospitals or rooms. The reason behind is that the number of infections, di ba, is for social, second is social distancing and to decrease the infection. Because most of the nurses or doctors are easily infected because of the direct contact with the patient. So one way to mitigate or to control the spread of viruses is using an RC controlled carrier
that can distribute or deliver medical supplies, medical supplies and medicines. I know there are existing technologies na gumagamit ng courier, but the present study is different in terms of the economic niya, mas mura siya. At the same time, yung design is kakaiba. That's why yung study na yon is na-push through or na-go. Okay. So next is performing operations, chemistry, textile paper, fixed construction, mechanical engineering, lighting, heating, weapons blasting, physics, and electricity. Ito yung mga pwede nyong ipatent. Okay. For example, electricity. Meron kang ginawang technology na may kinalaman sa power bank. Okay. Yung power bank mo, it could be two ways. Pwede siyang maging solar and pwede siyang maging may naka-embedded diyan na parang turbine na by means of wind na nakaka-generate ka ng energy and direct towards the power bank. Okay? So this could be things that could be patented. Basta, the general rule is it should be novel or original. If that is not novel, it will not fall under invention, but instead on inventive step or could be utility model or industrial design. Okay. Ito yung mga permitted or statutory classes. Useful machine, halimbawa, ice cream maker, halimbawa, ATM machine na alam ko bago ito lumabas, bago ito ginagamit ng tao, nag-undergo ng patent. So that the owner or the inventor of this is protected. Okay. Since we're talking about patent, here's a story of actually yung bumbilya kasi aside from sino ba yun? Si Alba Edison. Meron din tayong isang Pinoy na gumawa din ng isang lamp. Okay. Are you familiar with fluorescent lamp? Yes, po. Have you seen fluorescent lamp, sir, ma'am? Yes, po. Hello, sir. Apo. Di ba fluorescent lamp, don't you know, ang gumawa niyan talaga isang Pinoy? Okay. The name of that person is Agapito Flores. Okay po. Yung name niya baga is fluorescent lamp. Opo. Actually, may mga magaling tayong inventor na Pinoy na itong pinagkaiba ng mga inventor sa Pilipinas kumpara sa mga inventor ng ibang bansa. Okay. Like for example, yung kay Agapito Flores. He asks or seeks support from the government. Upon discovering, upon inventing this kind of technology, pinesent niya to. Ang problema sa mindset ng mga Pinoy, toxic Filipino culture talaga. Pag hindi pa nakikita nila yung bright side nito or magandang epekto nito, hindi nila to i-approve or gusto. That's why hindi to peace. Para sa kanila, this is not feasible, sabi ng pag nito. What happened? To his dismay, he submitted this or an investor from the Germany binili yung technology, Mr. Agapito Flores. So that's why yung mga fluorescent lamp na makikita ninyo, may nakalagay na diyan Philips, Firefly or ibang pangalan na, because it was already been bought by a certain company or an investor. So that's the sad reality. Ang daming mga magaling na inventor na Pinoy. Another example, I forgot the name eh. Yung isa, merong isang Pinoy na nag-invento na yung tubig, actually bago yung present kasi meron nang lumabas na ginamit niya sa motor. Yung concept niya, yung konsepto na ini. Yung technology niya is by using water as an alternative source of fuel. Pero application niya sa kotse, imagine ah, I forgot the name of the technology na invent niya.
Yung ginawa niya is gumawa siya ng technology na yon. Actually, na-broadcast pa nga siya eh, na-news pa siya. Pero what happened to him, ganun din. Napabayaan ng government, hindi nabigyan ng support. That's why yung technology, napabili naman sa ibang bansa. That's why in Europe, meron tayong tinatawag ng mga hybrid cars. Can be powered by electric or by, di ba? May mga naglalabas ang technology na yun. So, that's the sad reality sa mga inventors. Ang hina ng support system. One way makuhaan ka, maging progreso ang bansa mo is the number of researcher output na nagawa mo. Ang daming mga kilala at sikat na inventor ngayon na parang nawawala ng gana because of the, and, di ba? That's why they are saying na bakit ang Pilipinas ang usado, ang bagal pagdating sa technology? Or we are 20 years or 10 years gap compare sa Japan or sa other neighboring countries na ang bilis or rapid technology. One way is talaga support system. Yun lang na-observe ko. Na that's why, halimbawa, another observation naman, sa Baguio, diba? Ang daming sikat, magagaling, ng mga weather forecasters, mga meteorologists sa Pilipinas na nagsisilipatan, pumupunta ng abroad kasi because of the greener pasture saka yung support system saka yung mga benefits unlike sa Pilipinas. I'm sorry to say this but this our harsh reality na experience natin ngayon, di ba? Okay, halimbawa naman yung Doppler radar sa Catanduanes it's magandang technology though hindi naman tayo nag-invento. Meron sana tayong Doppler radar na sira nung bagyo, di ba? Na masana makatulong din sa atin in the future. Pero up to now, hindi pa naaayos, pero yung dolomite, pero yung dolomite, napaganda, dinadagdagan ng mga, okay. So these are the irony ng mga ating current system sa atin. Tama, Sir Bulawan. Okay, sige. So, going back, ito yung examples of patentable invention. Halimbawa, useful machine, biogas digester threshing machine. Meron tayong din technology na ginagamit sa farming, sa crops. I think it was the inventor of this is si Sir Pacardo from Pulangi. Si Sir Malinis, the director of sa commercialization, si Professor Malinis. And meron silang mga patent technologies kagaya nito na useful machine. Sa Busit, meron din po. We have Sir Balbin who yung invention niya po is about instructional materials or devices na ginagamit sa automotive. Ang dami na po si Sir, si Dr. Balbin. Maybe you will be maybe magiging professor niyo siya sa main na sa mga foundation subjects. Siya po ang tuturo ng research sa mga masteral students. Okay. So, marami siyang mga technology na kapatid na din na may kinalaman sa instructional devices. Actually, ako din, I was inspired because si Sir Balbin is also my advisor when I had my dissertation. Even in sa masteral po, si Sir Balbin din po ang aking advisor, and he really helped me a lot. That's why I was also inspired to come up with technology na tinuruan niya kung paano mag-apply for patent, for copyrights, and yeah, for ISBN and other protection or grants or title. Aside from that, a product. It could be a product. Okay? Pwedeng pharmaceutical product. Meron nga, speaking of pharmaceutical, meron din tayong Pinoy na gumawa. Actually, hindi naman siya professional, ha? Hindi siya doktor, hindi siya nurse, wala siyang alam sa medicine. He's just a simple barber or barbero lang siya. Pero gumawa siya ng formula or a medicine na panggamot sa hulugo. I'm sorry for the term, ano? Hulugo or warts, di ba? Mga warts.
ang main ingredients nun, kasi nabasa ko yung article niya, yung kwento niya, eh narinig ko rin, is yung technology na yung medicine na yun is pamana sa kanya ng kanyang lolo. So it's ang main ingredients niya is yung cashew, or kasoy. Ang kasoy is based on the studies daw, meron siyang healing properties na nakakapagpaliit or nakakapag-remove ng warts. So yung technology na is already been patented. Okay? Imagine, and it's already been commercialized. I forgot the name of the brand. Okay? I think you are familiar with C2. Are you still listening? Can you follow, sir, ma'am? Yes, sir. Apo. Yung yes, C2, apo. Yung C2 po is a product of research ng mga estudyante sa UP. I forgot, tama ba? UP ba yun? Okay. Yung tea, di ba? Yung tea, ginawa nilang carbonated, I think. Yun ang mga, and even yung lagundi. Di ba may tayong ascope lagundi? Product din yun ng research ng mga students. Na meron daw properties na nakapagaling, na nakapag-cure ng ubo at sipon. So kumbaga marami tayong mga magagaling na scientists, inventors, engineers, designers, di ba? Eh, in the case naman sa mga interior baga, it's Gupon Web, correct me if I'm wrong, tama ba yung term ng pangalan niya? Nung APEC, siya hindi yung sa Korea, yung parang, ano yan? Yung parang APEC Summit, ang ganda ng mga instructional, ang ganda ng mga furnitures na mga gawa niya. It's a well-known. Even sa mga pageants din, meron tayong mga kilalang sikat na designers na tumatago na nagbantog na sa larangan ng fashion and design ng mga Pinoy din, in the names of Cinco, Libiran, di ba? Saka yung mga gawa nila bago nila itawag ito, i-commercialize or gamitin sa public, it undergo patents, it undergo copyrights, it undergo certain grants para ma-protected sila. Okay. So these are the examples of patent inventions. Sir, kung ano naman sir yung mga non-patentable inventions? Okay. Ito yung mga discovery. Yung mga discover mo may bagong breed or of plants or insects or what? These are not patented. Scientific theories, mathematical methods, law of nature. Yeah. Abstract ideas or theories. Fundamental concepts, yun ang mga hindi pwedeng ipatent. Schemes, rules, and methods of performing mental acts and playing games. Okay, method of doing business. Okay. Etong mga to, kung hindi siya pwede sa patent, pwede siyang i-apply sa copyrights. Halimbawa, programs for computers, yung code mismo na ginawa mo, pwede mo siya i-protect through copyright. Ano pa? Non-patentable inventions, methods for treatment of the animal, human or animal body, plant varieties, aesthetic creations, or anything which is contrary to public order, health, welfare, or morality. Okay. Halimbawa, gagawa ka ng time bomb o gagawa ka ng improvised something. Yun ang mga hindi pwede natin i-protected because it can cause harm or danger sa society natin. So these are non-patentable inventions. Ito yung mga sample na napatent, di ba? Napakasimple lang. Clips, ano pa, pail, scissors, knife. Okay. That's why ito yung mga gumawa na nag-submit ng patent nila, aside that they are being protected, they also earn money. Okay. Another good example is an Aeronox, an electro-nitrous converter. Method and apparatus for reforming air in an internal combustion engine. So, before you submit a patent, one of the requirements for the submission of patent is una yung design. You have to discuss, you have to disclose the details of your product or technology that you use. Pag once na naprobahan yung patent mo, bibigyan ka ng Philippine patent number. Like this one, 1, 2006,
I think this is the year that your device is was patented. And inventor, Eranio Evangelista. Okay. Ito, I think we're all aware of Kool-Aid, Gatorade, I'm sorry. Gatorade. It developed as an electrolytic thirst quencher for use by football team. The trademark niya is Gatorade. Patent expired after 17 years, but the trademark remained in force and continued to produce income for the university. Okay. Kumbaga, as I've said, and I reiterate this last time, a while ago, that simplicity or the necessity itself is the mother of invention. Ito yung mga requirements if you want to file your device for invention. Complete and detailed claims. Ano ba yung mga claims? Ano ba yung, pag sinabi natin claims, ano ba yung technology mo na Nobel na wala doon sa existing technology? Ano ba yung dapat protektahan? Ano ba, yung device ko nga niya is embedded sa cellphone. Hindi siya nakakuan lang. Napiga-build. It's embedded. Okay. So, itong mga amount na pinakita ko sa inyo, this was 2009. I don't have the details or the, I am sure nabago yung presyo nito. Aside from the patent, we have the utility model. Okay. Ang application niya, 7 years then from the date of filing. Pag sinabing utility model, though nag-invent ka, sinumit mo siya for patent, pero na-disqualify ka. Kasi because the technology is already existing. Ang pwede mong gawin or alternative for that is you apply it for utility model. Though your technology is, let's say, existing na, or meron na sa market, pero yung gawa mo has distinct features or Nobel pa rin siya in terms of process, in terms of the application, or in terms of the picture of your device. Look at the picture, di ba? Ito yung mga witty na actually mga Japanese ang weird talaga ng mga ginagawa nilang technology, pero ina-apply nila for patent. Di ba? Kung makikita mo sa train, sa substation, andun din, di ba, andun din yung logic. Minsan nga, ang hirap pag madami yung pasahero or passenger sa train, gumawa ng parang standby yan, yung support na nakalagay sa baba. Can you see the picture, researcher, class? Yes, sir. These are funny inventions, funny and wit inventions na ginawa ng mga Apple. Okay? Another thing, sa substation naman, kung wala nun, this can be an alternative. May helmet ka, at the same time, parang may sponge ba yan or scuba ba yan? Nadidikit mo lang sa glass para makatulog ka ng maayos. Okay. Another naman, kapag umuulan, di ba? Good thing we have, may payo nga tayo. But in the case na pag may dumaan na kotse or may kuwang daan, may tubig, na namatalsikan ka. So, ang witty din ang naisip ng idea nito. And actually, these pictures that I've shown you, though weird siya, at the same time, witty na din, na-file to for patent. Sinumit ito for patent application. And the Japanese talaga, these are the people talaga na napaka masipag, and then talagang maraming idea na pwedeng. Kaya I admire how Japanese really in terms of patience, they're really patient, saka masisipag sila, lalo na saka ang hilig nila sa technology. That's why they're really advanced. Ito naman, di ba? Look at the picture. Okay. Ito yung parang nakalagay sa ulo na if you are sneezing, if you have cough or fever, and then na. Okay. Sige. Another interesting picture. Ito. Di ba pag naglalagay tayo ng butter,
parang eraser na parang glue. Yung ginawa naman ng invention or technology is parang glue ang type niya pag-apply niya ng butter sa tinapay or sa bread. Okay. Eto. Look at the picture naman. nilagyan ng parang pan lang yung chopstick para pag kinain niya yung noodles, hindi siya masyado mainita. Those are the witty stuffs na ginawa ng mga... Ito naman, next picture. Look at it. May point naman. Para hindi kumalat yung eye mo or yung nilagay sa mata. Okay, ito naman. This is applicable sa mga kapag ang magulang o yung ina or yung mother is nagtatrabaho. Kasi di ba yung anak naghahanap ng attention pag nagugutom. So ito yung ginawa. I think guys, wala yung nanay, si daddy na lang po ang maglalagay, ang magpapapan sa bata. Magamit nga to. Okay. So ito naman, yung kanina kung wala si mommy, ngayon kapag si daddy, let's say si daddy is nasa abroad or ganito, gumawa ng parang pillow na I think yung damit ata, if I don't know if it's sa ama or parang para sa mga single daw po. Hugot? Diba? Tama nga naman kapag ouch, sorry. Single daw. Sige. Ito yung sample na mga na-registered as utility model. Yung kay Sir Balvin, one of our colleagues sa Busit, his technology is about automotive charging system with safety device for instructional use. Okay. Siguro it was released or 2010, yung invention niya. And he won several awards or numerous awards because of this. Actually, luma pa tong data ko eh. Kasi until now, si Sir is very active sa mga joining mga regional, saka national, then even international invention or paper presentation. Another invention naman is si Ma'am, my former dean. And because aside from that, she was also my former professor sa electronics. She invented the fuel-efficient charcoal stove na using the rocks, yung rocks from tawag dito, yung ang concept niya, kasi ito sa akin ni ma'am, that time kasi kasagsagan ng pagputok ng bulkang Mayon. Tapos si ma'am namulot ng mga bato, yung mga galing sa debris ng Mayon. Tapos may ginawa siyang parang technology na yung bato na yon has certain properties na mas malakas yung mas madali mag-ignite saka I forgot the term eh na makakapag release ng or makakapag-ignite ng fire para gamitin as a instead ng mga charcoal ang aside from the charcoal meron siya kasi mga bato na nilagay doon na nakakapag madali ang pag-init. Nalimutan ko na yung concept niya eh. So ito yung invento ni Ma'am Ribusio, our former dean, na tawag dito, na register for utility model. Ito yung mga requirements naman. Ito ha, as of 2007 at ito, for sure, at present, iba na yung presyo niya of filing. Complete and detailed description, claims, and abstract of the invention. Ito yung mga kakailanganin ninyo. Ang industrial design naman is any composition of lines or colors. It could be in any three-dimensional form. Ang kailangan nyo nang dito ipakita, i-submit yung actual design mismo. Okay? Ang protection niya is 5 years. Okay? From date of filing and renewable for another 2 consecutive 5 years. Ang the rules or requirements for applying for industrial design
It should be novel also. Novel or original, article of manufacture, not dictated by technical or functional considerations, not contrary to public order, health, and morals. So actually, more on design lang talaga siya. Pag, if you apply, halimbawa, ito. This design is not new, this is non-registrable. Designs that are not new original is the color. Okay? Next, how about this? Look at the picture. Diba? Para siyang upuan. Diba? Or parang upuan ito sa classroom. Pero, nagkakaiba ng features in terms of the shapes and then paano yung structure ng upuan. Ito yung mga examples na gawang industrial design. Okay. Kaya yung mga furniture maker, yung mga gumagawa ng bags, gumagawa ng ano yun, accessories, earrings, necklace, pendants, bago nila i-market yun, bago nila ipagbili yun, pinapaanrego nila ng industrial application for industrial design so that they will be protected. Ang kailangan lang dito is yung details ng design ninyo. Okay. So, another thing, eto pa. So, shoes, diba? May kakaibang klase ng brush na merong character dito. Yung cartoon character, even yung pichel na lalagyan ng tubig. You can submit that for industrial design. Just to make sure that your design or drawing is new or has no resemblance from the existing or though pares yung application niya, pero in terms of the structure, in terms of the feature, kakaiba or different, you can apply that for industrial design. Okay. Ito din yung cellphone. I think nauso din ata way back 2010 ata or 11 yung mga MP3, iPads. Diba? Bago siya na-release sa market, in-apply niya muna for industrial design. Even the sole of the shoe. Diba? Nauso ata ito, mga 2014 ata. Yung may parang ang tawag dito, yung parang may pumba to sa baba. Sa mahilig sa basketball. Ito yung nauso din to na parang support sa likod. It was, okay, Nike design patent. Infringement of okay, so yun ang mga, di ba? Even yung sa vehicle, I forgot the brand. Nauso ata yung kinasabing try, yung tatlo ang gulong sa mga motorsiklo. It was submitted for industrial design before it was available in the market. So these are the other examples, to, di ba? I think yung Crocs is a brand for this kind of, I think pag sinabi, di ba, pag once ang design mo na commercialized and then na patent, halimbawa ito, pag ito yung design, nang naalala ko dito yung Crocs, di ba, na kind of rubber shoe ata to. So, nagkakaroon ng identity. Diba? Nagkakaroon na, ito, this is a product of Nike because of this distinct feature na meron sa kanila. Okay. Even the shape of the Coca-Cola bottle, it undergo industrial design. Okay. Imagine mo yung shape niya from 1899, di ba? Until yung present niya 1994. Pero mayroon din na lumabas eh, yung sa 1.5 size. It also undergo industrial design. Okay. Ito yung paborito ko, yung ana. Ito din. Examples of industrial design. So, okay, ito yung kay Ma'am. Yung kay Ma'am din. Yung sa, aside from, Zombie Apocalypse.